Good morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngayon or today, ang i-share ko sa inyo is about my wild lemon. Ang i-share ko sa inyo is ito palang wild lemon pag kung kaunti lang yung sunlight niya is hindi mamumunga, because yun ang na-observahan ko. So ipapakita ko sa inyo yung mga wild lemon ko dito. Tat na lang sana. So ito ang mga wild lemon ko na nandito talaga sa wild. So makikita ninyo isa yung mga dahon niya mataas na, isa sa mga wild lemon ko ito. Then walang bunga. You can see i-focus. So wala ka makikitang bunga, may isa pa dito. Ayan o. So this is my wild lemon. Then punta naman tayo dito sa kabila. So and I have another wild lemon here. So as you know, kung makikita ninyo isa, wala talagang bunga. May kahalo pa siya dito, mga Argao Taiwan, patugas pato siguro ito. So wala siyang bunga. So ngayon pupunta naman tayo doon sa kabila. Ipapakita ko sa inyo yung wild lemon kung nag-produce na ang bunga. So ito din ang isa sa mga wild lemon ko na bonsai materials. So ginugupitan ko ito, dinidipulit ko pero hindi natapos. So makikita niyo wala siyang bunga. So punta naman tayo doon. So this one here, ito ang sinasabi ko sa inyo na ma-share ko or magbigay ako ng information kung anong nangyari, because there are plenty of wild lemon sa paikot itong bahay namin is walang bunga. So ito lang wild lemon na nandito yung nagpo-produce ng bunga. Maybe because of the location niya. Yeah. So yun ang i-share ko sa inyo. Itong wild lemon is mulang dito kung siya inilagay, palagi na siya napoproduce ng ganito karaming bunga. So ito ang i-share ko sa inyo mamaya. Igugupitan ko ito, then ipapakita ko siya kung paano karami ang mga bunga. Then there's another one here, it is a cascade wild lemon. Nag-unti-unti na siya napoproduce din ng mga bulaklak. Yun, itong dalawang dito na lagay sa location na ito, it is 100% sunlight. But ang pinakatataka ko lang is mayroon ding wild lemon na 100% sunlight na dito na banda. So this area, it is also 100% sunlight. Nakita mo, nagdidilawa na yung mga dahon. Pero hindi siya nag-produce ng bunga. Then mayroon pa doon sa kabila. Then we have also, yan o, makikita nyo. So yan o, may isa din, may dunto sa dulo, may wild lemon that is 100% sunlight pero hindi nag-produce ng bunga. Then ito pa, may isa dito, although hindi ito masyadong naka full sunlight, pero hindi din nag-produce. Ibig sabihin, ito parang wild lemon sa or sa klase siguro ng mga frutas or mga tanim, may lugar na kung saan sila komportable, saan sila gusto, doon sila magpo-produce ng maraming bunga or flower dahil komportable sila sa lugar. So itong mga wild lemon ko, patas sila lahat, nilagyan ko ng abono, although ang diferensya lang yung lugar kung saan sila nilagay, because there are other place na may shade area, there's other place naman na walang shade area at walang shade. Then there's other, this area naman dito yung maraming bunga, that is 100% full sunlight. So yun ang ipapakita ko sa inyo, dalhin ko yun sa table para ma-focus ko at saka ma-360 ko. So, diretso na tayo sa table. Anong sinasabi ko ng mga wild lemon ko, nga doon ko nalagay sa isang area na namamorduce sila na mga bulaklak at saka bunga. So yung starting, akala ko na sabay sila lahat, but in the end ito lang dalawa na
which the area na exposed sila sa sunlight, yun ang nagpo-produce yung pinakita ko sa previous video kanina. So ito ang isi-share ko sa inyo ngayon. Uunahin ko itong maliit, and tapos ito. Then isusum ko rin itong isa. So baba ko muna ito. Then ang gawin ko nito is ano na lang, kasi wala man akong nakita pang babaguhin kasi may mga bunga, sayang naman pag anuhin ko ito. So magka-cut na lang ako sa area, sa mga dahon na wala na sa lugar, para maging naka-insakto naman siya na forma. Then after that, para makita ninyo, isusum ko ito, then para makita nyo man ninyo yung mga bunga. So kasi itong pagka-cut ko, tama na ito, tapos isusum ko. So tignan ninyo pag isusum ko ito. Ng tripod na lang padulong din. Nakasyong siya. So, ayan na. Makikita ninyo may mga bunga siya, tapos ang daming mga putot. So, hindi masyadong mahalata, pero marami siya mga putot. So, this is it na. Ito ang nangyari sa area. So ito palang wild game on, may lugar pala na kung comfortable sila sa lugar, doon sila mag-produce ng mga bunga. Bakit nasabi kong ito? Of course, may marami akong wild game on dito sa paligid, pero ito lang dalawa ang nag-produce ng bunga, taka linagyan ko naman sila ng abono. So this is it na lang for my cascade wild game on. Dahil lilipat naman ako sa isang wild game on ko. Isang wild lemon ko, yung nag-produce din ng bunga. So ito na. So tayo na lang tayo dito kasi hindi man po paabot kung magtindog ang pungko ko. So as you can see, yung form niya nang nibago because nabibigitan sa bunga. So gawin ko nito is siyempre trim na lang, pero pag if ever may mga yung mataas na dahon tapos may mga bunga sa dulo, hindi ko ititrim, sayang pagdagdag attraction. Kasi nagsabi pa yun sa asawa ko, nakita niya kanina ito, ganda daw tingnan. So maganda pala siyang tingnan itong wild lemon. Nakaganda dito kahit matinik itong mga sanga niya, maganda siyang tingnan kahit walang bunga, lalo na siyang gumaganda if may bunga. So depende yun sa mga sa mata ng mga manonood, kasi may iba na hindi nila magustuhan ito, yung may iba naman na magustuhan naman nila ito. So ang ano lang sa akin ito is hindi siya nag-stop mag-produce ng mga bulaklak. Just wonder. So kaya na ito si share, because maybe ito pala sila is naghanap ng yung location na kung saan sila gusto, doon sila mag-produce or nagpakita ba ito siya hila sa akin, kasi naawa siya sa akin kasi ang pagtigis ko sa pagawa sa kanya. Yun na lang ang parang ito. Parang okay naman siguro yung gupit niya nito, kasi may hindi ko pwede matanggal at so isusum natin na naman, then i-360. So i-360 ko, then yan ang itsura niya, ang dami ng bunga. So pag nadito kayo sa personal niya, maganda talaga siyang tignan because of the approach. Then tapos isusum natin yan. So dahan-dahan ko i-360. So, makikita ninyo yung bunga kung gaano siya karami. So lahat, halos lahat ng mga parts ng sanga niya is may bunga. See?
Ayan. So, ditong bandang pinakamarami din dito sa likod. So, yun. So, pupokus na muna natin sa camera woman ko para maging maganda paligid din siyang tingnan. Ituyok na ko. So, 360 ko ulit. Kung nandito kayo sa personal, maganda talaga tignan siya post sa dami ng mga bunga. So, but, hindi pa ito ang katapusan because yung mga sanga niya nagtitwist lumalaban sa ano yung wire. Kasi maliit yung wire ginagamit ko. So, supposed to be, tanggalan ko sana na ito ng wire. Then, ididipulit ko kasi matinik. Then, tanggalan ko ng wire because yung wire nila, halos kalahati na yung naglulubunan yung iba. So, ang problema lang dito is, continue siya nagproduce ng mga bulaklak at saka bunga. So kaya hindi ko maano, if ever, siguro mga end of January, if ever wala pa rin, hindi pa siya magbabago, decided na lang ako, tanggalin ko na lahat ng mga dahon tapos tanggalan ko ito ng mga wire, then i-rewire ulit kasi nag-twist yung mga sanga. So ito lang ang masishare ko sa inyo about my wild lemon, yung behavior niya na kung saan siya gusto, doon siya comfortably tapos mag-produce kagad ng marami bunga. So again, hopefully makabigay ako sa inyo ng what we call this information about my wild lemon. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye.